Iboboto niyo po ba si Colonel Bonifacio Bosita na ngayon ay kongresista ng One Rider Party List? Kasi siya po ay nagpila ng kanyang kandidatura sa pagkasenador bilang independent candidate. Pero may paglilinaw dyan mamaya. Ito pong isang kongresista din mula po sa One Rider Party List na si Congressman Gutierrez. Dahil medyo technical eh. Ano? Kasi sinasabi sa katanungan later kung bakit independent ka meron ka pong party list na kinabibilangan. Anyway, mamaya mapapakinggan po natin. Ang malaking katanungan lang naman sa atin ngayon ay may pag-asa kayang manalo itong si Congressman Bosita, knowing na kilala naman siya pero di hamak naman na kilala yung ilang mga personalidad na kumandidato sa pagkasenador pero hindi nanalo. O, kayo ang tatanungin ko mga tol, gusto nyo ba si Congressman Bosita bilang bilang senador o nakakapanghinayang? Kasi kung siya'y nominee na naman ng One Riders Party List, sigurado tayo na makakakuha po ito ng sapat na boto para makapanumbalik po siya bilang kongresista sa House of Representatives. But mukhang hindi ganon yung kanyang paniniwala sapagkat ayon sa kanya dito sa kanyang pahayag, pinakikinggan niya ang panawagan ng taong bayan na siya'y maging senador. Saka meron siyang disappointment sa House of Representatives dahil ang dami niya daw pong pinanukalang batas pero may isa daw po doon hindi nakapasa sa Kongreso. O pakinggan po natin ito pong pahayag ni Congressman Bosita. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sa ating pong lahat, magandang araw po. Congressman Bonifacio Bosita po, kasalukuyang representative ng One Rider Party List 19th Congress. Kasama si Honorable Congressman Eric Darog. Buti natanong mo, ano? Naka-SSD siya, pero maliit lamang yung ano eh, yung kanyang SSD ko. Ang baka alam mo ano, ma-advise mo ako. Ang SSD ng aking computer ay 232 GB lamang. Ngayon namumula ito, merong natitira na lamang na 12.5 GB. Gusto ko sanang i-upgrade yung SSD kaso lang hindi ko rin alam eh. But anyway, nabanggit mo kaya sinagot lang kita. Salamat sa pagtatanong ha. Tuloy natin ang pakikinig dito. Attorney Rhodes Gutierrez. Ako po ay tatakbong senador sa darating na May 12, 2025 national election, independent. Kung papalarin po ako... Oh, DDS ba si Congressman Bosita? Ano? Kampi ba ito sa mga Duterte? Eh kung ganun, kung kampi ito sa mga Duterte, definitely wala po itong makukuhang boto mula po sa mga PBBM supporter at Marcos Loyalist. Eh baka kaya naman po siyang ipananalo ng DDS. Pero sa aking pagkakaalam, Iglesia ni Cristo itong si Congressman Bosita eh. No, kaya nga most of the time na lumalapit sa kanya mga kapatiran nila, talagang natutulungan niya eh. Ilang beses natin pong napanood 'yon. Eh kapag ka bumoto ang Iglesia ni Cristo, malaking bagay rin naman. Tingnan natin kung saan hahantong ang kanyang pangarap na maging senador. Pero tandaan natin, ang daming nangarap na maging senador, sikat pa nga sila, pero hindi nanalo. Di natin alam kung ano ang kapalaran naman nitong si Congressman Bosita. At pagtitiwalaan ng taong bayan, maglilingkod ako na walang pinipili. Salamat, Eric Darog. Ha? Sige, gagawin ko yan. Ano? I-upgrade ko ng mas mataas para baka sakaling mawala yung paghahang. Ang memory nito, 2 8 RAM tapos isang 16 GB. Balik 32 na ang RAM nito eh. Pero ganun pa man, mabagal eh. Baka nga sa SSD ang problema. No? Sige, salamat sa advice, Eric Darog. At walang kinikilingan kasama ang One Rider Party List sa Kongreso. Basta tama po, kampi-kampi tayo. Maraming salamat. Okay. Question and answer. Question po.
Sir, what made you decide to run for the Senate? It seems like, I don't know, for me, it seemed like a surprise kasi syempre, yung mga kandidato din, tumatakbo sila sa ilalim ng mga partido. So, what made you decide to run for the Senate? Actually po, ilang days pa lang po na nag-decide ako with my family and with my party. At siyempre po, bilang isang public servant, hindi po natin ibinabatay ang desisyon sa sarili lamang. Kasama po dyan ang suporta ng pamilya at siyempre po ng ating mga kababayan. At gusto ko pong ipaalam sa inyo na bilang isang road safety advocate, nababasa ko po na marami sa ating mga kababayan ang nagmumungkahi na tumakbo po ako bilang kandidato sa pagkasenador. At yan po ay isa sa napakalaking basihan ng aking desisyon po. Tanong. Gaano kaya karami yan? Kasi kung pag-aaralan po natin ang trend ng nakaraang mga halalan, siguro ngayong 2025, dapat makakuha ka ng at least 16 million votes para makapasok ka sa 12 senador na mahahalal mula 2025 hanggang 2031. Ilang million ba ang nakuha ng One Rider Party List? Sa bagay, dito naman, 12 ang pagpipilian mo. Sa party list, isa lamang. O, yan yung mga posibilidad, ano? Pero mukhang mataas talaga pangarap ni Congressman Busita. Alam nyo, kung ako tatanungin nyo, sana nakontento na siya sa pagiging kongresista eh. Kasi doon, sigurado panalo niya. Yung hinihiling po ng marami nating mga kababayan. Thank you, sir. Dwight Palo. Cherian Flores. Sir, magandang hapon. By the way, may nagbanggit kanina, sabi Duterte supporter daw ito eh. Hindi ko naman kasi nasusubaybayan itong si Congressman Busita. Totoo ba, mga tol, sa mga nakakasubaybay dito kay Congressman Busita na ito po ay Duterte supporter, na ang panig po nito ay para sa mga Duterte? Ano sa palagay ninyo? Again, ha, hindi ko siya nasusubaybayan. Pero kung totoo na siya ay Duterte supporter, kisag kagad yan. No? Kasi ayaw natin na merong senador na makapasok na maglilingkod hindi sa taong bayan kung hindi sa mga Duterte. Sharian Torres po, ABS-CBN. Sir, ano ang pwede niyong i-offer bilang isang senatorial aspirant? Pwede ko pong i-offer bilang senatorial aspirant. Nakita po natin na actually, ako po ay nagsimula muna na maging representative ng One Rider Party List sapagkat nakita ko po na laganap ang aksidente sa ating bansa na kung saan maraming Pilipino po, libo-libong Pilipino ang namamatay sa road crashes at marami rin po ang naabuso at nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. Sa mahigit almost 3 years po sa Kongreso, ako po ay nalulungkot sapagkat yung mga panukala po nating batas na magtataguyod ng kaligtasan at proteksyon ng mga motorista ay wala po akong pinalad na maipasa sa level ng Kongreso. At ang tanong, bakit hindi nakapasa? Kasi kung ang pagtataguyod ng panukala ay para sa kapakanan ng ating mga kababayang motorsiklista, tama ba? Yung mga motor riders, tingin ko dapat nakapasa yun. Ano ba yung mga kadahilanan? Sana sinambit niya rin ang mga kadahilanan kasi baka naman may mga sirkumstansya sa panukala na talagang hindi naman appropriate kaya hindi ito inagrihan ng majority ng mga kongresista. Sa akin kasing pagkakaalam, ang One Rider Party List, opposition po ito mga tol eh. Hindi po ito minority po sila sa Kongreso. Ibig sabihin opposition po sila. Ano, opposing doon sa mga sa tingin nila hindi akma sa paniniwala nila at para sa taong bayan. Kung ako po ay papalarin at pagtitiwalaan po ng taong bayan, umaasa po ako na ito po na pangunahin nating advokasya. Itong pagtataguyod ng kaligtasan at proteksyon ng mga motorista ay pangunahing bibigyan ko po ng attention
sa Senado. At alam ko rin po na makakatulong ang One Rider Party List dito sa aking advokasya. Gusto ko lamang po ipaalam sa ating lahat na simula po noong 2006, advocacy ako na po ang magtaguyod ng kaligtasan ng mga motorista. Kung bakit po, bilang isang anak mahirap, alam ko po, itong libo-libong Pilipino na namamatay sa road crashes wherein more than 60% mga tatay at mga nanay, ito po ay nagdudulot ng perwisyo sa napakaraming pamilya, lalong-lalo na po sa mga bata na nauulila. At ako rin po ay naniniwala na wala namang batang nangangarap na maging masama at pabigat sa lipunan. Pero kung sila po ay nawawala ng tatay o nanay, malaki po ang porsyento na nasisira ang buhay at kinabukasan ng mga ito. At kung hindi po natin ito pipigilan, tiyak na tiyak po, higit na tataas ang krimen sa ating bansa sa darating na mga panahon. Kung bakit po, higit na tataas ang bilang ng mga bata na nasisira ang buhay at kinabukasan. Kaya nga po, yung kasagutan ko po sa inyong katanungan, pangunahing bibigyan ko po ng attention itong pagsusulong ng batas na magtataguyod ng kaligtasan at protection ng mga kababayan nating mga motorista. Maraming salamat po. Sir, balikan lang natin yung sinambit niya na mga panukala na hindi nagtagumpay sa House of Representatives. Ano-ano kaya yun? No, kasi unfair naman sa House of Representatives na sa dinami-dami ng panukala ng One Rider Party List ay wala man lang naaprubahan. Parang napaka-imposible naman nun kung talagang para sa taong bayan yon. May mga panukala nga sa House of Representatives sa kabila ng nagpanukala dito ay lehitimong oposisyon. Nagtagumpay eh. Diba? Kaya sana ilatag ni Congressman Busita. Kasi kung sasabihin niya lamang na para sa safety ng ating mga motorista, eh ang dami namang mga naka-in-place ng mga batas. Isa-isahin ba natin ngayon sa aking pagkakatanda? Una, nandyan po ang ADDA, yung Anti-Distracted Driving Act. Ito po ang ibig sabihin, kapag ka ikaw ay nagmamaneho ng motors vehicle, ay hindi ka dapat gumagamit ng anumang forma ng gadget para hindi ka madistract sa pagmamaneho. Nandyan din po ang Helmet Act of 2009 para po protektahan ang kaligtasan ng ating mga motorsiklista. Nandyan din po ang the Anti-Drunk and Driving Act kung saan ipinagbabawal po ang paggamit ng illegal na droga, syempre sa kapag-inom ng alak while driving. Nandyan din po ang seatbelt law at iba't iba pa pong mga batas na may kaugnayan po para sa kaligtasan ng ating mga gumagamit ng motor vehicle or gumagamit po ng ating mga lansangan. Kaya sana linawin ni Congressman Busita, eh baka ano ba yung mga panukala? Kasi sa ating pagkakaalam, wala pong panukala eh. With your respect ha, sa mga naniniwala kay Congressman Busita, sa akin kasing pagkakaalam, wala pong panukala na naging matunog mula po sa One Rider Party List para po suportahan ng majority ng mga kongresista sa House of Representatives. I-follow up ko lang po, clarify ko rin. Sabi niyo po kanina, tatakbo po kayo as independent. Bakit po hindi kayo kakargahin ng One Rider? Considering na meron din mga senador tayo na galing sa mga party list groups kagaya or sectoral groups kagaya po ng mga nasa Akbayan o nasa Siba. Independent po ako sa level ng Senado, na pagtakbo ng Senado. But then, mananatili po na magkasama po kami ng One Rider Party List. Dito may sablay si at Congressman Busita kasi hindi niya alam yung nature ng kanyang party list. Kaya mayroong pagkokorek na gagawin dito si Attorney Gutierrez. Dapat pagka-kongresista ka representing your party list, alam mo yung nature nito. O, pakinggan natin ang susunod na magsasalita. Sir, just to clarify sir, ibig sabihin yung One Rider is not
is accredited as a party list group, pero hindi ba siya accredited as a national party? Ganun po ba kaya kay tatakbong independent? Ano po to? Ito pong wanted the party list. Okay, please. I okay. Sorry, intervention ng tag team. Actually, One Rider Party List po is a sectoral regional party. So, I... Sectoral regional party. I think based on legal advice, we are unable to field any senatorial candidates. I believe the party list mentioned earlier are actually political parties. So, since we are not political party, we express our full support. However, Congressman Lucita is... confined, restrained to run as an independent in the fall. Anyway, may basis rin naman pala. Ano? Again, independent candidate itong si Congressman Busita, considering na hindi national party ang One Rider Party List, kung hindi sectoral and regional party. Thank you, Manu. Pero, pwede silang karoon ng senatorial candidate kung gugustuhin nila. Kasi ang ginamit na salita ni Congressman Gutierrez, unable to fill. Di ba? Ulitin nga natin yung pahayag. Baka nagkamali lang ako sa pagkakaintindi. Actually, One Rider Party List po is a sectoral regional party. So, I think based on legal advice, we are unable to field any senatorial candidates. I believe... Diba? Unable to field a senatorial candidate. Pero pwede silang mag-fill kung ginawa nila o ginusto nila. Eh, considering now na walang ganong sitwasyon, kaya wala silang basically senatorial candidate, pero meron silang independent candidate na susuportahan sa pagkatao nga nitong si Congressman Busita. Ang pinakamagandang halimbawa nito, mga tol, ang Makabayan Block. Diba? Ang Makabayan Block is a regional and sectoral party, yet meron silang senatorial slate. O, tuloy tayo sa pakikinig dito. I believe the party list mentioned earlier are actually political parties. So since we are not political party, we express our full support. However, Congressman Busita is confined, restrained to run as an independent in the fall. Thank you. Thank you, Honorable Congressman Gutierrez. Thank you, sir. Ano pa pong tanong? Okay. Kristen, just watch. Sir, given yung yung traffic, halimbawa sir, matagal ng problema ng mga tao. Kayo po ba, anything new that you would like to pursue or offer po? Kung halimbawa maluklok kayo sa Senado, meron po ba kayo naiisip na batas to address ito pong nararanasan ding traffic ng taong bayan? Yes, thank you sir. Actually po, kung titingnan po natin, ang pangunahing dahilan po ng traffic natin, especially sa kamay nila po, ay yung volume ng vehicles. And bilang more than 30 years sa Philippine National Police at matagal po sa advokasya, ang nakikita po natin diyan ang kailangan po talaga palakasin na yung po bang enforcement, law enforcement, sapagkat kung titingnan po natin, marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na maraming motorista ang walang disiplina at hindi naman po maitatanggi na mayroon din tayong mga law enforcers, even police officers, ay may tuturing na walang disiplina. Ibig pong sabihin, kailangan po nating palakasin yung tamang pagpapatupad ng batas. Dapat madisiplina po ang mga motorista. Ang tanong, paano, Congressman Busita? Kasi madali pong sabihin yan. Mas maganda sana kung yung paglalahad nyo ng pagpapalakas ng law enforcement capacity ay nakabalangkas na doon sa panukala. Kasi ang pagpapalakas ng law enforcement capacity, inherent na nga dapat ito sa ating mga ahensya ng ating gobyerno. Paano ba papalakasin ang law enforcement capacity? Una, manpower. Paano tayo magkakaroon ng institutionalization sa manpower? Kung ako kongresista, sasabihin ko, magpapanukala ko na kada taon, dapat merong nadadagdag na 1,000 pulis. O kaya meron tayong partikular na ahensya ng gobyerno na national in scope na magpapatupad ng traffic direction and control. Kasi so far, meron lamang tayong MMDA na nakapokus sa Metro Manila. How about naman sa mga metro provinces? Di ba?
bata, yung ganung panukala, parang imposible din mangyari. Kasi babalik ako dun sa sinasabi natin kanina na ang pagpapalakas ng law enforcement ay nasa kapasidad na rin ng ating mga local government executive. Kung maayos ang pamumuno ng ating mga LGUs, definitely magiging maganda rin ang pamamalakad ng traffic unit nila. Kaya sana hindi lang salita, ano, i-specify ng mga kumakandidato kung ano talaga yung balaki nila. Madali kasing sabihin na pagagandahin ko ang Pilipinas, pagbubutihin ko ang buhay ng mga Pilipino. Pero paano mo ito gagawin bilang isang mambabatas? O, tuloy natin ang pakikinig dito. By the way, para sa kalaman po ninyo, ha, hindi ko po iboboto si Congressman Busita with due respect sa mga boboto po sa kanya. Disiplina ng mga law enforcement personnel para matiyak na may patupad ng tama ang batas. Sa ganun pamamaraan po, natitiyak po natin ito makatulong po para gumaan ang daloy ng trapiko, especially dito sa Kamaynilaan. At maliban po dyan, yung po pang mga infrastructure projects natin, mga infrastruktura, ay masyadong limited na po ang space. Kaya yun na lamang po ang nakikita natin dapat pagtuunan ng pansin. Yung pong disiplina at education po ng ating mga motorista at ng mga law enforcement. Paano mo i-institutionalize yan, Congressman Busita? Kasi given na po ngayon yan eh, ang ating mga LGU, they are conducting continuously ng traffic education, direction and control. Continuous po yan. In fact, sa amin nga po bilang criminologist and sa mga Bachelor of Science in Criminology students, incorporated po ito sa aming subject eh, traffic management and accident investigation. At I believe, kung ako halimbawa, ang kakandidato, kung ganyan ang aking magiging panukala, eh, i-institutionalize ko na bawat kurso sa ating kolehiyo ay magkaroon po ng subject about traffic direction and control. Traffic management in particular. Sana ganun, ano? Specific tayo. Hindi yung general yung ating sasabihin para lamang makalikom tayo ng boto ng tao. Personal. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Meron pa, one last question. Last John? Sir, sabi niyo matagal na po kayong road safety advocate. So sa nakaraang 3 years po sa House, ano pong bills yung mga in-introduce nyo for that advocate? Ito, maganda tong tanong na ito kasi hindi naman batas ang tinanong na eh. Sabi niya nga, wala siyang mga naisa batas kasi walang panukalang naaprubahan. Ang tanong sa kanya ngayon, anong mga bills? Sana in-specify ni Congressman Busita dito yung mga bills na yon na sa tingin niya nararapat na ipasa pero hindi ipinasa sa House of Representatives para makaroon tayo ng idea. Hindi yung sasabihin niya lamang na wala may isa. Unfair kasi yon sa mga kapwa niya kongresista at sa leadership ng House of Representatives na parang dahil by one rider party list, kaya hindi po naaprobahan yung kanyang mga panukala. O, tingnan natin ang sagot niya rito, mga tol. Kasi meron po tayo, pangunahing sinunod po natin sa ang House Bill 3366, Fair Traffic Apprehension Act. Maliban pa po dyan yung po, protection ng... Ano ulit yun? Ano ulit? Ulitin natin. For that advocacy. Meron po tayo, pangunahing... sinunod po natin sa ang House Bill 3366, Fair Traffic Apprehension Act. Fair Traffic Apprehension Act. Ano kayang nilalaman nun? Ano? Maliban pa po dyan yung pong protection ng mga motors, ng mga consumers. But unfortunately, nasabi ko sir kanina sa inyo, wala po tayong naipasang batas sa parte po ng Kongreso. Yan po ang nagbigay ng... Kung ganun, mahinang kongresista itong si Congressman Busita. Kasi ganun lang naman yun, mga tol. Kung wala kang naipasang batas, tapos may panukala ka na maganda naman at hindi mo ito na-defend ng maayos sa Kongreso, mahinang kongresista ka. O, with your respect, alam ko maraming tagahanga itong si Congressman Busita. Eh, critical lang tayo kasi senador na yung itinatakbo niya. Ayaw na po natin maulit yung magkaroon tayo ng mga senador na walang kwenta. Oh, eh si Bong Revilla kahit paano na aking iboboto, ang dami pong naisa batas. Basta po. 'Di ba? Nadiwala siya.
Liniworm. Oh. Wow! Pakita ka muna. Shoutout muna! Oh. Ito ang pinaka baby namin ngayon dito eh. Baby dog. Shoutout! Shoutout sa inyong lahat! Katakawan niya yung tablet, kinain. Ay, Attorney Rene Bueno, shoutout po sa inyo ha. Ito si Attorney Rene Bueno, karapat-dapat maging kongresista to eh. Attorney Rene Bueno, kayo po ba hindi tatakbo? Kasi ako, itatakbo ako. Ha? Sa mga susunod na araw, samahan niyo ako sa pagtakbo. Hindi sa Senado, hindi sa Kongreso, ha? Kung hindi, sa Marikina Sports Complex, tatakbo po si Top 1, magpapalakas. Inspirasyon sa atin para umakyat po o maging kandidato sa pagkasenador. At nabanggit po ninyo, sir, yung aking 3 years bilang representative ng One Rider Party List. Gusto ko lamang pong banggitin po sa inyo na noong wala pa po ako sa One Rider Party List at hindi pa po ako kongresista, ang natatanggap po nating tawag o complaints mula sa mga kababayan ng nating motorista ay umaabot po ng humigit kumulang 500 calls, complaints, araw-araw. Pero dahil... Anyways, mga tol, eto ha, opinion ko lang naman ito, di ko sinasabing tama. Ano? Pero sana wag po nating gawing batayan sa paghahalal, particular sa mambabatas, ng eto kasi tumutulong. Doon tayo napapahamak, mga tol, sa totoo lang. Okay lang kung local governance eh. Kasi talagang basically, pagtulong sa tao, ang trabaho nila. Sa mga mambabatas, hindi po ganun. Nasa salita na nga po ng kanilang profession eh. Mambabatas. Ibig sabihin, lumilikha ng mga batas. Kung ang magiging basihan po natin ay dahil tumutulong lamang ang tao at hindi naman talaga ito kwalipikado, but syempre si Colonel Busita kwalipikado ito sa MAU dahil mahaba rin naman po yung kanyang serbisyo sa kapulisan. At hindi ka magiging Colonel kung hindi ka nag-aral ng maayos. Kung hindi ka nakapagserbisyo ng maayos sa publiko. But in general, wag po nating gawing basehan ang pagtulong ng tao para ihalal po natin ito sa ating mga elective positions. Ano? Ang daming kumakandidato ngayon, meron pang magpapares. Fourth nominee siya ng vendor party list. Pero kung titingnan po natin, yung vendor party list, ang first, second, and nominee rito, mga business individual, mga malalaking negosyante. Yung isa nga, yung first nominee, nagmamay-ari ng construction firm and mining corporation eh. No? In short, nagagamit lamang yung kasikatan ng tao dahil tumutulong ito para mahalal sa pampublikong posisyon. O, wag tayong ganon. Kasi hanggat hindi nababago ang mindset nating mga Pilipino na kaya tayo naghahalal ng mga individual dahil tumutulong ito, hindi po tayo aasenso, mga tol. Sipin nyo po ang buhay po ninyo, ang buhay po natin. Bakit hanggang ngayon ganito po tayo? Ang dami pa man din mga butante na kapwa natin mga mahihirap, salat din sa pag-aaral. The primary reason kung bakit nananalo ang mga kandidato na sikat, sa totoo lang, kasi marami po tayong mga kababayan na hindi po sapat ang kaalaman. Masakit yung sinabi ko, pero katotohanan naman po iyon eh. Kasi masyado tayong mabait. Kapag ka nakita natin yung tao tumutulong, okay na kagad sa atin. Ako nga, may mga nagsusuggestion sa akin kumandidato ko eh. Dahil sabi nila, mabait daw ako eh. Hindi po sapat yun, mga tol. No? Dapat sa ating mga sarili nga, alam na natin ang limitasyon natin eh. Ako, itagaan nyo sa bato, di ako tatakbo kahit anong elective position eh. Kahit sa pagka-counselor ng barangay, hindi ako tatakbo eh. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko magaganap
ng tama bilang elected public officials. Hindi ko kaya eh. Marami kasing mga katangian dapat tayong pamantayan sa mga nahahalal sa bayan. At yung mga katangian na yon na aking pamantayan, hindi ko nakikita ang ilan sa aking sarili. Oh, hindi ko binababa ang aking sarili. Kung utak ang pag-uusapan, kung isip ah, kahit hindi ako nakapag-master's degree, kahit hindi ako nakatapos ng pinapangarap kong abugasya, kaya kong makipag-argumento kung ang pag-uusapan lamang ay particular na sitwasyon or topic. No? Kaya kong i-stand yung sarili ko sa mga bagay-bagay tungkol dyan. Pero hindi lang naman kasi yun eh. Maraming mga factors tayong dapat kinoconsider. Ako, para sa akin, ang pamantayan ko sa isang ibinoboto, sa totoo lang, yung political loyalty. Pero dapat yung political loyalty na yan, yung nilalagakan mo niyan, yung tao na merong tunay na malasakit para sa bansa at sa bawat Pilipino. O, syempre, PBBM supporter ako, kaya bubuhatin ko ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ako binoto si Pangulong Bongbong Marcos kasi naniniwala ako na siya ay merong tunay na malasakit para sa bansa at sa bawat Pilipino na nakikita naman natin ngayon. At ngayon, may mga kumakandidato sa pagkasenador, in particular, titingnan ko dyan kagad, politically loyal ba ito kay Pangulong Bongbong Marcos? Kasi kung politically loyal ito, susuportahan ito ang mga magagandang hangarin ni Pangulong Bongbong Marcos. At naniniwala din ako na kung politically loyal lang isang tao, alam niya rin kung ano yung limitasyon nito. Higit sa lahat, kung ano yung tama, doon siya. Kaya hangga't tama yung ginagawa ng sinusuportahan niya, magpapatuloy ito. Pero pagkamali, hindi naman ibig sabihin na magpapakabulag ka. Parang tayo, di ba? Pagka si Pangulong Bongbong Marcos ay gumawa ng hindi tama, na meron talagang basihan at ebidensya, papuputulan ko buhok ko. Ang haba na, oh. Ang hirap kaya magpahaba ng buhok. Ha? Kaso lang, commitment ko yan eh. Dahil naniniwala ako kay PBBM na hindi siya gagawa ng mali. At hanggang ngayon, hindi ko naman siya kinakikitaan ng paggawa ng mali. Yung mga sinasabi ng mga kritiko niya, nabangag si Pangulong Bongbong Marcos. Tanga ka lang pagka naniwala ka dun eh. Oh, by the way, salamat Brenda Decano ah, sa iyong super chat. Maraming salamat po dyan. Tanga lamang ang naniniwala mga tol, na addict si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung hindi ka tanga, alam mo kung ano ang katangian ng isang addict. Meron bang addict na unang-unang pamantayan sa addict, walang pasensya? Walang addict na mabait. Lahat ng addict. Ah, lahatin natin, lahat ng addict, aggressive ang behavior. Tandaan nyo po yan. Wala kayong makikitang addict na pasensyoso. Eh si Pangulong Bongbong Marcos, wala yatang kaaway ito eh. Kasi kahit inaaway siya, wala lang sa kanya, di niya pinapatulan. Napaka-pasensyosong tao. And tingnan niyo naman ang itsura ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo, ako hindi eksperto. Pero dahil lang na ako po ay guro at Happy Teacher's Day sa lahat ng mga kapwa ko guro, nakakapagturo ako ng drug education and vice control. At isa sa mga nakapaloob na usapin sa drug education and vice control ay yung tinatawag na pharmacological effect ng illegal na droga. Ang pharmacological effect, basically, pwedeng physiological, pwedeng psychological, pwedeng behavioral, and given naman yung economical, di ba? Maghihirap ka kapag ka-addict ka. Physiological, nagbabago ang itsura ng tao ng isang addict, pumapangit ito. Tingnan niyo yung mga nag-aakusa kay Pangulong Bongbong Marcos ang itsura ng mga yan. Kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos, kahit pagod sa trabaho, pumapangit ba? Hindi. Eh sila. Tingnan niyo ang itsura.
Oh, yung behavior, binanggit na natin kanina, pagka-addict, nako, umasa kayo, napakawalang kwenta ng pag-uugali ng addict. Kasi, simple lang naman yan eh. Tutustusan yan yung kanyang pangangailangan para yung pangangailangan ng katawan niya sa droga manatili. O, ano ang ginagawa ng mga addict? Kung ano-anong katarantaduhan. O, pangatlo, yung ano pa ba isa? Yung physiological, behavioral, saka psychological. Mga nababaliw. Ha? Maraming mga nasisira ang ulo dahil sa illegal na droga. Si Pangulong Bongbong Marcos ba? Ganon? Hindi. Ang una sa mga basihan, pagka may tama ang isang tao, yung pabale-balentong eh. Mabait ngayon, tapos kinabukasan, tarantado. Magsasalita ng mabuti ngayon, kinabukasan, magsasalita ng masama. Oh, yun ang mga indikasyon. Basic lang naman yun eh. Pero siyempre, pagka pinag-aralan mo yan mismo doon sa kurso namin, lalong-lalo na sa mga ang profession ay related dyan, eh mas technical. Mas marami po tayong malalaman. Hindi ko lang hawak yung presentation ko eh. E pag pinakita ko sa inyo yon, yung PowerPoint presentation ng tinuturo ko na yon, ang daming mga listahan doon. Hindi ko natanda, matagal na ako hindi nagtuturo eh. But anyway, nababanggit ko lamang yan mga tol kasi huwag nating gawing batayan sa pagboto ang, ulitin ko lamang ah, ang katangian ng pagtulong sa tao lamang. Dapat bumoto tayo ng kwalipikado talaga. And I am hoping na, kaso lang, napakahirap mangyari nun mga tol, sa totoo lang. Bakit? Para kasi mabago ang kwalifikasyon, babaguhin mo ang saligang batas. Which is napaka-imposibleng mangyari sa kasalukuyan. Bili mo, nakalagay sa ating saligang batas. Ang kwalifikasyon sa pagtakbo bilang senador in particular ay kinakailangan at least 35 years old ka. Ikaw ay natural born Filipino citizen. Ikaw ay rehistrado na botante. Ikaw ay marunong bumasa at sumulat at ikaw ay nakatira sa lugar o sa bansa kung saan ikaw ay tatakbo bilang senador nang hindi bababa kung daw nagkakamali sa 2 taon. 'Di ba? Sa panahon ng halalan. Oh. Ganun lang kasimple yung kwalifikasyon eh. Kaya ang dami tuloy ngayon nag-i-intend na tumakbo na parang nagiging katawa-tawa na tuloy ang electoral process. Although sa ngayon, lahat yan tatanggapin ang kanilang certificate of candidacy kasi trabaho yan ng ating COMELEC. Pero dadaan pa rin yan sa proseso ng pagdetermina ng COMELEC kung sila ba ay tinatawag na nuisance candidate. At alam naman natin sa mga nakalipas na panahon, may tumakbong kumpare ko, shoutout sa'yo, pare ha, security guard, pero dineklara siya bilang nuisance candidate. Ngayon, kumandidato muli siya sa pagkasenador. I do not know kung anong magiging kapalaran niya. Meron ding kumandidato na electrician carpenter. Tapos, merong teacher. Ano? Ang tanong, sapat ba yon para maganapan nila yung kanilang pinapangarap na posisyon na maging mambabatas? Kayo ang humusga. But anyway, maraming salamat sa inyo mga tol at salamat sa natitirang 308 watching from Facebook and YouTube. Muli, pasensya na kay sa mga sumusuporta kay Congressman Busita. Natapik ko siya hindi para i-promote. Natapik ko lamang siya para ipaalam lamang sa publiko na hindi sapat ang pagtulong sa tao para maging basihan po natin sa pagboto. At sa aking opinion, hindi po siya tatanggap ng aking boto. So far, 3 pa lamang yung napipili ko. Nakalista po yan sa ilalim ng ating screen. Salamat muli kay Brenda Decano sa lahat ng ating mga manunood na patuloy pong sumusuporta sa ating programa, higit sa lahat sa ating Pangulo at sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Maraming salamat po sa inyo.
Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now, mga tol.